Galit na galit si Enrique Vera kay Fernando nung sinabi nitong bibitaw siya bilang abogado nito. At sinabi siya lang ang pwedeng magdesisyon kung sino ang pwedeng lumabas sa organisasyon nila. Pero nagmamatigas si Fernando. Kaya naman, tinanong ito ni Enrique Vera kung pinag-isipan ba nito ang kanyang mga sinabi. At pinapili niya ito ng dalawang pwedeng mangyari. Kung mananatili ito at gagawin ang lahat ng gusto ni Vera. O mamamatay kasama ng dalawang pamilya nito. Pero sumagot si Fernando na wala siyang intensyon para traidorin ito. Dahil gusto lang umano nitong magkaroon ng tahimik na buhay. At di nga gagawa ng kasalanan. Pero di pa rin sang-ayon si Vera dito. Dahil may tinatago din itong kasalanan si Fernando. Kaya pinapili niya pa rin ito. Kaya naman walang magawa si Fernando kundi sumunod sa gustuhan ni Vera. Sa kabilang banda naman ay nagkagulo ang tauhan ni Lito at ni Lily. Dahil di nagustuhan ng bata ni Lily ang pag-utos ni Arturo sa kanya. Kaya naman nagkagulo ito at nauwi sa Rambulan. Ngunit narinig naman ito ni Lito na mula sa loob. At lumabas ito at nakita niyang nagbugbugan ang mga tao niya at ang tao ni Lily. Kaya naman sumali ito para tulungan ang tauhan niya. Subalit dumating naman si Winston at nagpaputok ng baril upang mapatigil ang kaguluhan. Sa kabilang banda naman ay nagpaalam na si Fernando kay Vera para ayusin na ang mga kaso nito. Ngunit nagbigay ng babala si Senior Vera na huwag itong isumbong sa pulis dahil hindi ito natatakot kahit kapitan pa ng Black Ops ang anak nito. At sa pag-alis naman ni Fernando ay inutusan kaagad ni Vera si Castro na bigyan ng leksyon si Fernando. Leksyon na hindi makakalimutan habang buhay dahil nag-aalala itong di magtatagal ay tatraydorin din ito ni Fernando. Kaya hindi siya papayag na mangyari yun. Habang sa daan naman si Fernando, ay sinabi niya sa kanyang sarili na sanay na siya magbasa ng mga tao sa linya ng trabaho niya. At nakilala niya na si Vera na kahit na manatili pa rin ito sa organisasyon, ay traidor pa rin ang tingin ni Vera sa kanya. At kahit anong oras ay kaya siyang patayin ito. Sa kabilang banda naman, pagkatapos ng gulo, ay pinuri ni Arturo si Lito na kung hindi ito dumating ay marahil patay na ito at humingi ito ng paumanhin dahil napikon lang ito. Pero ayon naman dito kay Lito ay tama lang ang ginawa nito para maipakita sa kanila na hindi sila kaya ng mga ito. Ngunit sinabi ni Turo na nagugustuhan niya na si Winston dahil sa ugaling ipinakita nito. Ngunit ayon naman dito kay Lito ay huwag basta-bastang magtitiwala dito. Kahit ano pa ang sabihin nito dahil tuta daw pa rin ito ni Lily. Subalit galit naman si Winston sa mga kasamahan nito dahil sa nangyari at sinabing walang pwedeng kumanti kay Lito at sa mga tauhan nito. At kung sino man ang mangwalang hiya sa kanya ay siya mismo ang papatay sa mga ito. At tumawag kaagad ito kay Lily para ipaalam ang nangyaring kaguluhan sa panig ng kampo ni Lito at sa tauhan ito. Ngunit sinabihan ni Lily si Winston na huwag kakalimutan ang pagpapanggap nito bilang tauhan ni Lito. Subalit pinaalala nito kay Winston na sa kanya pa rin ang loyalty nito. Sa kabilang banda ay habang kumakain naman ang agila ay pumasok sa kanilang usapan ang sitwasyon ni Lia. Sinabi ni Victor na hindi niya maiwasang maawa kay Lia dahil nilukos siya ng kanyang boyfriend. Dagdag pa ni Jerome ay napakabastos paumano ni Albert dahil nagawa niyang lapastanganin ang ama ng girlfriend nito at tinanong na nga ng mga agila si Cardo kung hanggang ngayon ay paghiganti pa rin ang nararamdaman nito sa kabila ng tulong na ginawa ng pamilya nito sa kanila. Ayon kay Cardo, si Lia ang dahilan ng pagkamatay ni Ariana kaya hinding-hindi magbabago mano ang desisyon na pagbayarin niya si Lia
sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinayuhan naman ni Diana si Cardo na ginawa lamang ni Leah ang kanyang tungkulin. Sumunod lamang ito sa utos. At doon, nadamay si Aliana. At sinabi naman ni Ramil na hindi lahat ng kriminal ay may kasalanan. Maaaring biktima lamang ang mga ito. Sinabi naman ni Victor na nais man nilang gumanti kay Leah dahil sa ginawa nito kay Aliana, ngunit hindi nila magawa-gawa dahil andito sila sa kanilang bahay. At siya ang dahilan kung bakit nabuhay ang isa sa kanilang kasamahan. Dagdag pa ni Opinya, maaaring napatay ni Leah si Aliana, ngunit ilang tao rin ang nabuhay dahil sa kanya. Dumating naman sa bahay nila Leah ang mga impormasyon tungkol sa pagkatao ni Fernando at binuksan kaagad ito ni Amalia. Pero laking gulat naman ito ni Amalia nang makita nito ang mga larawan ni Fernando kasama ang anak nito na si Janice. Kaya naman ay galit na galit ito at sinabi kay Fernando na may iba pala itong pamilya na siya namang narinig ni Leah. Kaya pinagsasampal ni Amalia si Fernando habang siya ay umiiyak. Tinignan naman ni Leah ang mga larawan at nakita niya ang larawan ng kanyang ama kasama ang anak nito sa iba na galing sa CIDG at ito na pala ang sinabi ni Lacardo. Hanggang dito na lang mga pare, kaibigan. Kaya abangan natin ang susunod na mangyayari. Kaya naman, mag-subscribe ka na at kalimbangin mo ang bell para mauna ka sa bago nating upload. Maraming salamat. God bless. More power to your channel and more power to you. Bye-bye. Peace out.